Hello guys, Sunny po at welcome back to my channel. At sa ngayon, isi-share ko sa inyo yung aking planted tank. So itong planted tank ko na to ay ginamitan ko ng DIY CO2. Ito po yung first time ko na set up na planted tank. Nagamit ko yung DIY na CO2. Yung diffuser na ginamit ko. Ayan, CO2 sulfur diffuser. So, ayan po yung model niya. V-AP-007. So, adapt fine ceramic that ensures CO2 is dissolved into water with highest efficiency. So, ayan. Maganda po ito na diffuser para sa mga DIY na CO2. Ayan. So, tingnan natin sa likod. Ayan. Ang features niya. Ayan. Adapt fine ceramic that ensures CO2 is dissolved into water with highest efficiency. Screw lock design that holds the tube securely. So for diffuser requires a minimum working pressure of 2 kg per centimeter squared or higher. So ayan po. Kayang-kaya po yan ng DIY CO2, no, yung 2 kg per centimeter. So, yan. At ito na po siya, yung ginamit ko na. Ayan na siya, ginamit ko. Ang ganda ng ano niya, no? Ang kanyang pag-diffuse ng CO2. Yan. Liliit na mga bubbles. At marami. Ayan. So, dito lang yan siya galing. Ayan. So, tapos yan na, malakas ng bubbles, yan. Ang ganda ng buga ng bubbles. So, fine na fine yung mga bubbles, ayan, kung makita nyo. Then yan, na-reduce siya sa tubig. Ayan. So, maganda to na diffuser. Meron din ako dati na diffuser, pero hindi ganito kaganda. Ito, pakita ko rin sa inyo. Ito yung dati ko na diffuser na ginagamit. Ngunit, hindi maganda to na diffuser para sa CO2. Okay. Medyo, pero yes lang price nila. Pero kung ako papiliin, siyempre ito yung gusto ko na diffuser. Ayan. Compare sa dito. So, nung nag-start din ako ng planted tank, ito ginamit ko rin. Ngunit, hindi ito maganda ang pagka-diffuse ng CO2 dito. Medyo kailangan ng malakas na pressure and ang lumalabas dito, kakaunti lang. Unlike nito, ayun, ang daming lumalabas na mga bubbles. Yan. So, minsan tawag nila dito bazooka diffuser kasi ayan, ang lakas magbuga ng CO2. So, ito naman yung akin na CO2 reactor. So, itong CO2 reactor, ginamit ko lang dito yung sugar
tsaka yeast. So isang tasa na sugar tsaka dalawang kutsarita na yeast. So yan lang. So later share ko rin ito sa inyo kung paano gumawa nitong diffuser. So before meron akong diffuser pero sumisingaw. So itong ginawa ko ngayon, walang singaw at ang ganda ng pagkagawa ko, no? Yung efficiency nito maganda. Yan. So mayroon kasi mga nabibili na cup, na DIY cup diffuser na nilagay dito. So meron ako noon at ipakita ko rin sa inyo kung ano ang mga problema noon. Kaya hindi ko na siya ginamit dito. Ito yung DIY diffuser cup. Okay, CO2 diffuser cup. So ito yung siyang nakikita nyo sa online, no, na mga diffuser na nilalagay dito, yung cup. So ang problema nitong cup na to, ayan ang problema niya. Pag nilock natin siya ng malakas, yan, nabibitak. Ayan, dito nabibitak. Itong side niya na to, pag malakas na sealed, ito nabibitak katagalan. So pag nabitak na ito, itong side na to, hindi mo na siya magagamit kasi magka-leak na siya, magkaroon na siya ng leak. So sayang. So ito, mahal din to, binili ko, pero sayang to, no. So naghanap ako ng magandang paraan para din ako makabili ng katulad nito. So ngayon, ito na ginamit ko. Yan, maganda. Walang leak, magandang pagka-seal. Yan, compare dito. Dati gumamit din ako nitong check valve na to. So maganda tong check valve kasi pag nilagay natin dito, lagyan natin ng check valve, ang mangyayari, ang pressure, no, kapag nawala na itong pressure dito, hindi siya babalik. So ang tubig kasi dito, pag nawala ng pressure dito, tubig dito ay higupin niya pabalik dito. So magkaroon siya ng vacuum, no, pabalik. So nilalagyan ng check valve para yung pressure, yung vacuum ay hindi babalik dito sa reactor. So dito minsan nilalagyan ng check valve. Ngunit itong check valve na to hindi rin maganda. No, kasi kahit mayroong ganito, bumabalik pa rin yung pressure. Nakakaroon pa rin ng vacuum. So hindi ko na to ginamit. Ito, ginamitan ko rin ito before, control valve, para makontrol natin yung flow ng CO2 dito, no? Para makontrol natin yung bubble. So lalagyan natin ng control valve dito. So ngunit ang ayan, yan pala yung bubbles. So kailangan kasi yung bubbles, may count yan siya. So kapag sobrang daming bubbles na lumalabas dyan, ang solution is lalagyan ng check valve dito, control valve.
para yung bubbles ay hindi mabilis lumabas at makokontrol natin sa pamagitan nitong control valve. Ngunit ang problema nitong control valve na to, mga ganito na control valve, sumisingaw. So sayang, no, ang pressure. Pag sumingaw dito kasi sumisingaw yan. Dito ang pag malakas masyadong pressure, sumisingaw dito. Or dito sumisingaw din. So hindi na ako gumamit nito. Ngayon, sabi ko, itry ko itong steel na to na control valve. Gintry ko nilagay dito para mag-control nga siya ng pressure. Dito siya nilagay. Yan. So, since dalawa ito sirado, ito lang gin-open ko. Gin-open ko lang to. Yan. Yan ang open niya. So dito siya papasok dito at dito siya lalabas, no? Yung hose dito at dito na naman siya lalabas. So napansin ko na yung pressure mahina pa rin. So gintry ko lublob siya sa tubig. Ayun, nakita ko na meron pa lang singaw. No, ito pala ay sumisingaw din. Hindi rin siya maganda. Dito banda ang sumisingaw yan. Kasi ito, pwede ito siya maikot ito. Pwede maikot. Naiikot ito. So, ang singaw dito. Sumisingaw dito. So, sayang yung pressure. Ngayon, ang pinakamagandang solution para makontrol natin yung bubble na lumalabas dito ay gumamit ng ganito. Ganitong klase na control valve. So, ito siyang control valve na ito. Maganda ito siya. Okay, so, yan, kakabit lang natin dito. Ayan. Yan, iipit lang siya and ikutin lang natin. So ikutin natin to. Yan. So hanggat maiipit yung hose, no? Pag naipit ang hose, makukontrol na natin yung bubbles dito na lumalabas. So ayan, so maganda to kasi walang singaw kasi iniipit niya lang yung hose. Yan. So itong maganda gamitin compare dito. Meron din akong isang klase na CO2 diffuser. So ito, no? Ito siya ay ISTA. Yan. CO2 mini ceramic CO2 diffuser. So ayan, binili ko rin 'to sa pet shop.
Ito sana ang gagamitin ko, pero hindi ko siya nagamit. So, pero magsiset up ako ng isang tank ulit para sa mga plants. At ito gagamitin ko doon sa isa kong tank, kung saan ako magsiset up ng isa pang tank, isa pang tank ng planted aquarium. So ito, magagamit ko ito dito, doon. Yan. So yan siya. Okay, sa likod niya ito. Yan. So maganda din daw to, yung Istana brand. Maganda yan. Pero try natin to next time. At pakita ko rin sa inyo kung gaano ka-efficient ang performance nitong Ista CO2 Mini Ceramic CO2 Diffuser. Ito yung light ko na ginagamit. No? Kasi siya, ito siya ay 15 watts. Yan. Oxida. No? LED. LED. And ito ay 15 watts daylight with life of 30,000 hours, and energy saving siya na 85%. Yan. So malakas, maganda to ang oxida na to, no? So yan. So nagbili ako ng grow light. Ngunit yung grow light ko na binili, hindi pa nakadating. So later, pakita ko rin sa inyo yung grow light na yon. At try natin dito sa planted tank ko kung mas gaganda pa yung mga plants dito. Yan ang mga plants. Kung makita nyo yung mga plants, yung mga tip nila parang may color brown ang tip ng mga dahon nila, parang sign na nasusunog. So hindi ko alam bakit parang merong brown. Yan, katulad nyan, no? So ito medyo brown ang dulo. Yan, to brown din ang dulo. So yan din, brown ang dulo. Okay, so hindi ko alam bakit may ganyan. Baka kulang sa CO2 or sa light. Medyo na-expose masyado sa light. Since bago pa lang ito, mga nasa 5 days old pa lang to na tank. So yan. 5 days old, pero bilis lang tumubo ng mga aquatic plants. So yan. So ito naman yung mga red na to, medyo ano rin ang dahon nila, no? Medyo nasunog din. So nasobrahan siguro sa exposure sa light. Kasi yung light na inano ko dito ay nasa 6 hours every day. So sabi ng friend ko na si Kevin Sulanto. Kevin Sulanto, shout out to Sir Kevin Sulanto. Yan, no? Maganda yun siya, magaling mag set up ng mga aquatic plants, magaling gumawa ng mga planted tank si Kevin. So doon ako nagtatanong sa kanya kung paano mag
mag-set up nitong kauna-unahan ko na planted tank. So, ayan. So, sabi niya, 25% water change every day ang kailangan. At light, ang light ay 4 hours lang every day. Saka CO2. Ayan, dapat naka CO2. Ayan. And may CO2 diffuser dapat, no, para gaganda ang tubo ng plants. So, gagamitin natin yon ng 4 to 2 months, okay? Kailangan natin ng 25% water change every 2 days, 2 to 3 days, sabi niya. Para maiwasan yung algae, dapat huwag tayo gumawit ng masyadong maraming fertilizer. Dapat kaunti lang na fertilizer gamitin natin, or gamit tayo ng osmocot. Yung osmocot, slow release yun na fertilizer na nilalagay lang dito sa ilalim ng soil. Liquid fertilizer na ginagamit ko, no, ito yung first. Yan, para yan sa mga ornamental plants. Okay, katulad ng yan, orchids. So, hindi ko alam kung maganda ito para dito sa mga aquatic plants. Yan. So, since liquid siya, ito ginamit ko. Nagamit ko na dito mga 2 times pa lang. So, mga nasa 1 ml every week ang nilalagay ko dito. So, napansin ko na parang nag-green ang tubig. So, sabi ni Kevin, ano lang, dapat kaunti lang na fertilizer ang gagamitin dito. Siguro mga 1 ml per month, siguro pwede na yun. So, yan. Ginamit ko, leaf zone. Yan, ito siya ay chelated iron. So, sabi niya, promotes aquarium plant growth, favorish la croissants. This plant is aquaticus. Ano yan? So, yan. So, contains iron and potassium for lush, colorful leaves. Ayan. So, ito siya para to sa plant, no, para yung leaves ng plant maging kulay green. Okay. So, yan ang direction niya, 5 ml per 10 US gallons or 38 liters of aquarium water dose weekly. So, yan. So, ito siya nasa ano ito, nasa 10 gallons. Ito nasa 10 gallons. So, 5 ml weekly ang ginagamit ko. 2 times ko palang ito nagamit dito sa tank na ito. Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para man-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na naman magandang araw sa inyong lahat.